magulang natin, Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa Ibayo, sa lupain ng mga gandinero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakabangis, kaya't walang mangahas dumaan doon. Pagdakay, sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami nang hindi ka papanahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain at namanik sa kanya ang mga demonyo. Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan, at pagdating doon ay pinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng ating banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Araw-araw kapag tayo nagsisimba, kapag narinig niyo ang paring tumuntong dito at binasa ang Ebanghelyo, sa huli ay sinasabi namin ang mabuting balita ng Panginoon. At sinasabi niyo, ang tugon niyo, "Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo." Ang mabuting balita. Ngunit tanungin natin ang ating sarili, ano nga ba ang mabuting balita? Ano ang mabuting balita para sa inyo? Ang malaman ni kay magaling na, ang tumama ka sa loto, ang ma-promote ka sa trabaho, ano ang mabuting balita para sa atin? Sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin, may pinalayas si Jesus Nazareno na dalawang inaalihan ng demonyo. At sa proseso ng pagpapalayas na yon, yung mga masamang espiritu ay nagpalipat sa isang kawan ng baboy. At ang mga baboy na ito'y tumalon sa bangin, nalunod sa lawa. At nang ipinamalita ito ng mga nag-alaga ng kawan, at sabi nga sa Ebanghelyo, ipinamalita nila lahat yung pagpapalayas sa masamang espiritu
at yung pagtalon at pagkalunod ng mga baboy. At nang nalaman na ito ng bayan, ang balitang ito, mabuting balita ba ito para sa kanila? Anong sabi sa Ebanghelyo? Nagpumanik sila kay Jesus at sabi nila kay Jesus, umalis ka sa aming lupain. Sa makatuwid, hindi sila natuwa. Hindi sila nagandahan sa balita. Nawari niyo po ba yun? Pinaalis si Jesus sa kanilang lupain. Siguro tayo, sabihin natin, hindi natin kailanman palalayasin si Jesus sa ating bahay, sa ating barangay, sa ating bayan. Hindi natin sasabihin natin, hindi natin gagawin, paalisin siya. Sana nga po. Pero bakit ba pinaalis ng mga tao si Jesus? Hindi dahil sa pinaalis niya yung masamang espiritu, kung hindi nang hinayang sila doon sa mga namatay na baboy. Sa makatuwid, yung kabuhayan nila ang mas mahalaga kaysa sa kagalingan nung dalawang tao. Mas mahalaga yung pagkakakitaan kaysa kaligtasan. Para sa kanila, ang mabuting balita ay tungkol sa pagkakakitaan kaysa kaligtasan. Magandang pagnilayan po rin ito, mga kapatid. Dahil ang tanong ko nga kanina sa inyo, ano ba ang mabuting balita para sa atin? Kaligtasan po ba? Mabuting balita ba para sa atin pag nalaman natin nagbagong buhay na ang isang tao? Tumalikod na sa kasalanan? Tumigil na ang kasamaan? O mas pinapahalagahan natin yung pagkakakitaan ng pera, yung para sa kabuhayan, para sa mabuti lang pangalan, para sa kapangyarihan ng mundong ito? Siguro nga, hindi tahasang palalayasin si Jesus Nazareno, pero sa kakaibang pamamaraan na isasantabi siya. Kung papipiliin ka, magsabi ng totoo o hindi. Pero pag nagsabi ka ng totoo, baka hindi ka kumita. Sayang naman. Papanig ka ba sa mabuti? O pipikit mata na lang tayo kahit alam natin masama? Ibubulong siguro ng demonyo sa atin, maging praktikal ka. Dahil kung praktikal ka sa buhay, kahit na masama, huwag ka na lang umimik. Diyan na lang tayo. Kasi sayang naman. Siguro nga mga kapatid, hindi natin tahas ang sinasabi kay Jesus, lumayas ka. Pero ang mga pinipili natin sa buhay na isasantabi din ang mga pinapahalagahan ni Jesus. Kaya nga sa misang ito mga kapatid, ipagdasal natin na tunay na mabuting balita ang ating piliin at tanggapin. At ang tunay na mabuting balita laging nagdudulot hindi lang ng kaginhawahan o kaunlaran. Ang tunay na mabuting balita naghahatid ng kaligtasan. At kapag ganito ang ating pinakinggan at pinili,
hindi natin pinapaalis si Jesus Nazareno, bagkos pinapatuloy natin siya sa ating buhay. Amen.